Tash, nagulat ng mahagip ng kamera ang ginawa niya. Bagong logo ng Eat Bulaga, para sa 45th anniversary nila sa July 30, ipinasilip na. Kuya Will, maagang bumati sa 45th anniversary ng Eat Bulaga? Eat Bulaga, tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Marami nga ang mga natuwa nang muling mapanood ng live ang Eat Bulaga ngayong Biyernes, July 26. Dahil matatandaang noong Huwebes lang, July 25, ay napanood lamang ang replay ng Eat Bulaga, pero kahit replay nga ito, ay marami pa rin ang mga nanood sa kanilang YouTube livestream. Pero, matatandaan din namang noong Miyerkules, July 24, ay live din silang napanood noon, kahit may mga lugar na binaha noon, na ayon pa nga sa mga Dubark ads, ay na-stranded pa nga si Alan K. dahil din sa baha. Pero dahil walang sugod bahay, ay kasama nila ang Jowa Pau. At muli namang napanood ang Barangay Cinema, na Nanay-Nanay Paano Ka Nawala. At ngayong Biyernes naman nga, July 26, ay muli ngang nagpasaya ang Eat Bulaga, dahil live nga itong napanood ng mga legit Dubark ads, Team Bahay Man, o Team Online. Dito nga, ay unang tinupad ang hiling ng isang ama, para sa kanyang anak, na sumulat at humiling sa Dear Eat Bulaga. At sumunod naman nga, ang segment na Perifi, kung saan ay si Mayor Jose, at Wally, ang kasama dito ni Bossing. At ang sumunod naman, ay ang segment na Gimme 5, Laro ng Pamilyang Henyo. Na magkakaroon nga ulit, ng qualifying round sa Sabado, para malaman ang mga makakapasok, at makakasamang maglalaro sa Grand Finals, na makakatanggap ng 300,000 pesos, at iba pang mga surprises sa pamilyang mananalo. Hindi lang yan, dahil wala nga munang segment na Sugod Bahay mga kapatid, ay muli namang napanood ang segment na Bawal ang mga judgmental, o ang segment na Babalawag kayong ganon. At nanood din nga ang Good Morning Kapatid host na si Maui na nasa audience. Samantala, muli namang nagpaabot ng tulong ang Eat Bulaga sa mga nasalanta ng bagyo, sa pamamagitan ng mga naipon nilang bigas, na ipapadala nga sa mga evacuation center sa mga barangay ng mga bisita, o ang mga choices nila sa segment na Babalawag kayong ganon. Na matatandaang, nauna na rin ngang nagpadala ng tulong ang Eat Bulaga noong Miyerkules, July 24, na nagpadala nga sila ng mga bigas sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Na naipadala din nga noong araw na iyon. Na marami nga ang mga natuwa, lalo na nga sa atin mismong channel, na nag-comment, matapos natin itong mapag-usapan. Samantala, dahil sa July 30 na nga ang 45th anniversary ng Eat Bulaga, ay marami na rin nga ang mga nag-aabang kung ano ang magiging bagong logo ng Eat Bulaga ngayong 45th anniversary nila. Na matatandaang, makikita nga lagi ang logo ng Eat Bulaga sa t-shirt ni Boss Joey tuwing anniversary ng Eat Bulaga. Gaya na nga lang ng mga ito. Pero, ngayong 45th anniversary na nga nila, ay ipinasilip na nga ni Boss Joey, ang 45th anniversary logo nila na ito. Sa katunayan nga, ay makikita nga ito sa official Instagram account ni Boss Joey. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na may caption ng 4 days to go and it's 45th birthday. Sa lahat ng naging bahagi ng makasaysayang araw na ito, salamat. Na makikita pa nga ang mga comments dito nila Backlash Echo, Gladys Guevara at maging si Pops Fernandez. Hindi lang yan, dahil ngayong Biyernes din July 26,
ay maaga na rin nang bumati si Kuya Will sa 45th anniversary ng Itbulaga. Na tinawag pa nga ni Kuya Will na napakahirap talunin na Itbulaga. Kinanta pa nga nila ang theme song ng Itbulaga kasama ang kanyang mga host at maging ang kanilang mga studio audience na sumasabay din sa kanta. Na syempre, naghatid ng good vibes sa mga netizens. At dahil 45th anniversary na nga ng Itbulaga, ay madami din nga ang mga nagre-request dito, na palitan na nga ang logo ng Itbulaga na ito, ganun din nga ang theme song ng Itbulaga, at ibalik na rin daw ang dati, na kung saan ay ang Itbulaga na nga ang kinakanta at sinisigaw dito, at hindi ang EAT. Na marahil, ay kasama na rin nga ito sa magiging big announcement ng Itbulaga, sa kanilang 45th anniversary, na bukod sa napapabalitang lilipat na sila sa mas malaking studio, ay marahil magpapalit na rin sila ng logo, at ibabalik na din ang dati nilang theme song. Kaya naman abangan natin mga Dabark ads at mga ka-highlights, ang paniguradong pasabog na big announcement ng Itbulaga, sa kanilang 45th anniversary sa Martes, July 30. Samantala, ipinakita naman sa Itbulaga ang mga sugat ni Tash sa binti matapos nga ang nangyari sa kanyang bike accident. Na matatandaang, marami nga ang mga nag-alala kay Tash matapos niya itong story sa kanyang Instagram account. Dahil sa mga ipinakita nga nitong mga sugat sa may bandang siko, tuhod at binti. Pero ngayong Biyernes nga, July 26, ay malapitan nga itong ipinakita sa kamera. Na kung saan ay kahit pagaling na nga, ay makikita pa rin kung gaano kalaki ang sugat nito. Na siguradong naging masakit nga noon. Na matatandaang, palaging mahaba ang suot nito noon, hindi para itago ang sugat, kundi dahil masakit pa ito. Matatandaan pa ngang noong Martes, July 23, ay makikita pa nga ang nakakatawang ginawa dito ni Tash, na kung saan ay makikita ang naging reaksyon niya dito, matapos siyang mahagip ng kamera. Na ginagawa niya ito. Ito nga, ay matapos itong maghikab ng todo sa Itbulaga, pero hindi nga niya napansin na nahagip siya ng kamera. Kaya naman, nang mapansin ni Tash, na sa kanya nakafocus ang kamera, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash, kung saan ay makikitang gulat na gulat nga ito, at napatakip na lang nga ng bibig, dahil sa nangyari. Nakinatuwaan naman talaga ng mga netizens noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?